Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mas okay to, kuya. Okay lang po ba? Tayo po tayong lahat. Babasahin po natin ito, ha. Wala po kayong dalawang version po ang babasahin natin, pero gusto ko po basahin ninyo ng may buong puso. Basa po tayo, ha. Sabi po ng Psalms 37 verse 6, 3-6 ng NIVT version. Sabay-sabay po tayo. In 1, 2, 3, go. Trust in the Lord and do good. Then you will live safely in the land and prosper. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your hearts. Commit everything you do to the Lord. Trust in Him and He will help you. He will make your innocent radiate like the dawn. And the justice of your cause will shine like a noonday sun. Ako na po magbabasa ng 7 to 9. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked scheme. Stop being angry. Turn from your rage. Do not lose your temper. It only leads to harm. For the wicked will be destroyed, but those who trust in the Lord will possess the land. Oh, palakpakan po natin ang Panginoon. Babasahin ko pa po isang version. Tignan nyo po ito, ha. Ako po ang magbabasa, pero pakinamnam, titigan nyo po. Sabi po ng NASB, trust in the Lord and do good. Sabihin nyo po na malakas, trust in the Lord. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight in the Lord. Sabihin niyo po ng malakas, delight in the Lord. And He will give you the desires of your hearts. Commit your ways to the Lord. Sabihin niyo po ng malakas, commit your ways. Trust also in Him. And ako na lang po. Trust also in Him. And He will do it. He will bring out your right as the light and your judgment as a noonday. Rest in the Lord. Sabihin natin ng malakas, rest in the Lord. And wait patiently for Him. Do not fret because of him who prosper in his ways, because of the man who carries out wicked scheme. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It leads only to the evil doing. For evil doing doers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Napaka makapangyarihan po ng salita ng Diyos. At sa umagang ito, may itatanim po ang Diyos sa puso ninyo at sa magbunga po ito. Magbunga, maging fruitful sa puso ninyo at magamit natin sa pang-araw-araw nating lakad sa buhay. Amen po ba? O, palakpakan po natin ang ating Panginoon at makakapuna po tayo. Hihimay-himayin po natin itong Psalms 37, 3-9. Punta po tayo kay Psalms 37, 3. Sabi po dito,
trust in the Lord and do good. Then you will live safely in the land and prosper. Alam niyo po ba ang context ng Psalms 37? Ito po yung istorya, kung ang background po nito, mga kapatid, sinulat po ito ni King David sa Psalm. Sabi niya, habang minemeditate niya yung nangyari sa buhay niya. Ano po ba yung nangyari sa buhay niya doon sa Psalms 37? May anak siya, ang pangalan Absalom. O sabihin niyo po na malakas, Absalom. Si Absalom, may kapatid na si Tamar, na anak din ni David. Alam niyo po ba, may kapatid sa labas o sa ama si Absalom, na anak din ni David, na ni-rape si Tamar? Magkapatid na grapean. At etong Absalom, na anak din ni David, inatay yung kapatid niya sa ama na si Amon. Ngayon, kung ikaw si David, sa sitwasyon na yon, sasabihin mo pa bang, trust in the Lord and do good? Anak mo, nagpapatayan, at mo, nagre-rapean. Sabi niya, trust in the Lord and do good. Itong Absalom, hari that time si David, gumawa ng grupo para pabagsakin ang kanyang tatay. Sarili niyang tatay, nagrebelde siya para ano? Ako naman yung maging hari. Naging strategic siya, lahat ng mga magagaling na tauhan ni David, pinapirate niya lahat ng mga tiga Jerusalem, tiga Israel, inaakit niya na sa kanya sumanib para magrebelde sa kanyang tatay na si David. Sabi ni David, trust in the Lord and do good. Sarili mong anak, pinababagsak ka. Na-imagine niyo po yung context na to. Sasabihin ba ni David, trust in the Lord and do good sa panahon ng okay ka? Sa panahon na panatag ka? Sinasabi po ito ni David, yung panahon na kung saan ang pagtitiwalaan lang niya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano pa yung context nito? Alam niyo po ba si David that time, natakot kay Absalom? Kasi sabi niya, naku po, wala tong kinikilala, lahat ito papatayin. Kaya ang gagawin natin, tatakas tayo sa kaharian. Tumakas si David. Dahil yung anak niyang si Absalom, papunta na sa Jerusalem para kamkamin o sakupin yung kanyang kaharian. Alam niyo, habang lumalak ang pwersa ni David, paalis ng kaharian, ng palasyo niya, nag-iiyakan ang buong Jerusalem. Kung takot yung hari, ano pa kaya ang nararamdaman ng mga taong sinasakupan niya? Pero sinabi niya sa sulat na ito, trust in the Lord and do good. Habang naglalakbay sila, habang iniwanan niya ang 10 asawa, may 10 asawang alipin si David sa palasyo, iniwanan ni David. Ang ginawa po ni Absalom, gumawa ng tent sa labas ng Salem, inexpose niya na lahat ng atawa ng tatay niya, sinisipingan niya. Grabe, no? Pero sabi ni David, trust in the Lord and do good. Sarili kong anak, yung mga asawa ko, sinisipingan. Isa-isa. Naglalakbay, nagtatago, naghahanap ng masisilungan si David. May mga kalaban siya na kamag-anak ni Saul. Sinusumpa siya. Si Shimei ang pangalan ng isa. Sabi, buti nga sa iyo, David. Hari ka naman. Wala kang kwenta. Ayan, kinakarma ka na. Parang ganun nga yung word ni Shimei. Parang buti nga sa iyo. Ayan, yan ang napapala mo. Sinusumpa siya. Pero sabi niya, trust in the Lord and do good. Paano ni David kaya nasabihin ang mga salitang ito na habang yung anak niya ay nasa palasyo, kinakamkam ang kanyang kapangyarihan?
ng background ng story nga, palakpak lang po ng malakas para nagkakaunawaan po tayo. Nagkaroon din ng strategy si David, sabi niya, habang aalis tayo dito sa Jerusalem, maiiwanan ang Ark of the Covenant, ang kahon ng kasunduan. Iniwanan nila, yung Ark of the Covenant po kasi nandun yung presence ng Lord. Sabi ni David, sige mga pare, ibalik nyo ang kahon ng kasunduan sa ating kahari. Kasi kung loloobin talaga ng Lord na maibalik ako dyan, ibabalik nga ako. At nagtitiwala ako na nandun ang presensya ng Lord at nandun ang kalooban ng Panginoon, ibabalik nga ako kung gugustuhin niya. Binalik ang kahon ng kasunduan sa Jerusalem. To cut the story short, nagkaroon ng strategy si David para lumaban yung persa niya sa persa ni Absalom. To ngayon pong si Absalom, hindi naman siya sinamahan ng Panginoon. Si David pa rin ang sinasamahan ng Diyos. Wala naman siyang pagkakilala sa Lord eh. Si Ake David ang presensya ng Panginoon. Kaya, to cut the story short, sabi lang ni David sa mga hukbo niya, lalaban tayo, pero huwag niyong papatayin yung anak ko. Huwag niyong papatayin. Pero, napatay po sa labanan si Absalom. Pero nakita niya, kahit itong anak ko ay ang nagrebelde sa akin, kahit siya yung pumatay sa mga ibang sa anak kong si Amon, kahit ito yung nagsiping sa mga asawa ko, mamkam ng aking an, nalungkot pa rin si David. Anak niya po yun eh. Pero ang sabi niya, trust in the Lord and do good. Dalawa lang pong bagay ang gusto po natin mapakita dito. Pag tayo po nagtiwala kay God, you will live safely in the land and prosper. Chap-chapin lang po natin, ito po yon, scripture ng 37:3. Our love for God means we trust Him. Pag mahal mo si God, magtitiwala ka sa Kanya. Yun po yung part ng tao. Magtitiwala tayo, anumang circumstances natin. Katulad ni David, nagtitiwala siya sa anumang lagay ng sitwasyon niya. Magmamanifest, the love of God manifest dun sa land na sinasabi ng verse 3. Ano po yung land? Pwede ang land natin, family. Pwede ang land, sinisigma yung work mo, kung na-school mo, work mo. Yung land na yon, magpa-prosper, yung land na yon, masesecured, yung land na yon, ma-enjoy mo pag nilagay mo sa kamay ng Diyos ang pagtitiwala mo. Ilagay kaya ni David sa kamay niya yung sitwasyon? Ilagay kaya ninyo, natin, yung sitwasyon natin sa kamay natin? Ito po ang sasabihin ko sa inyo, mafe-failed po tayo. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang pagtitiwala ng land mo, ng family mo, ng work mo, ng campus mo, ng ministry mo, ng outreach mo. Sa kamay ng Diyos, hindi ka kukulangin, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan at may katagumpayan. Kaya kung naniniwala ka na sa umagang ito, ilalagay mo ang tiwala mo sa kamay ng Diyos at magkakaroon ka ng safe, secured, prosperous land, okay? At gusto nating mabuhay ng malakas, ng mapayapa at masagana, ilagay natin ang tiwala natin sa kamay ng ating Panginoon. Sino po ang gustong mangyari po sa kanyang buhay na yan? Pumalakpok po ng malakas. Amen. Okay. Yan yung number one natin. Nakakasunod po kayo. Nakakasunod po ah. Psalms 37:4 po tayo. Apat na points lang po ito na gusto po natin talagang ma-realize natin sa umagang ito. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Basahin ko nga po sa Tagalog para mas maganda. Tignan natin ha. Thank you, Lord. Ayan. Nawala ang bookmark. Psalms 37 verse 4. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang sarap po ba? Kay Yahweh mo hanapin ninanais ng puso mo at yung desire ng puso mo ay kanyang pagkakalooban. Amen. Oh, delight. Pag sinabi pang delight, ganito lang po yun eh. Parang si David, sa circumstances niya, na ang gulo-gulo sa pamilya, ang gulo-gulo sa kaharian, ang gulo-gulo sa future niya, hindi niya maunawaan ang nangyayari, pero sinasabi niya, delight yourself in the Lord. Paano po yun? Kung magpo-focus po kayo sa circumstances natin, mas malulungkot po kayo. Mas masasaktan po kayo. Mas maiinis po kayo. Mas magagalit po kayo. Pero pag sinabi niya, delight yourself, tingin ka sa taas, kay God. Then, pag nakapokus ka na kay God, ang gagawin mo, appreciate God. Ito yung circumstances natin na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, pero tingin ka kay God, Lord, ang galing mo naman. Pinagkakatiwalaan mo ako sa mga ganitong sitwasyon. Lord, grabe naman. Ganto na ba ako katatag? Ganto na ba ako kalalim para ibigay mo sa akin ng mga gantong laban? Now, yung moment na you appreciate God, Lord, kung dumadaan ka naman sa blessing, pag nakapokus ka naman sa blessing, Lord, salamat, ang sarap mong magmahal, ang sarap mo, napakadakila mo, napakahusay mo, kasi kahit hindi naman ako karapat-dapat, ginagawa mo kong karapat-dapat sa mga pagpapalang ito. Nakafocus ka kanino? Doon. Nade-delight ka kanino? Kay God. Hindi doon sa blessing lang, yung sa circumstances. Kaya pag chinek nyo po ito, He will give you the desires of your heart. May mangyayari sa puso natin. Ano po yung mangyayari pag nag-delight tayo? Yung puso mo na pwedeng hindi maayos sa sitwasyon, na, sa current reality, pag tumitig ka kay God, nagiging maayos. Yung puso mong empty, yung puso mong wala, walang gana, walang buhay, na-delight ka, ina-appreciate mo ang kilos ng Panginoon, yung puso mo na-fulfill, na-re-realign. Lord, deserve, parang ganito, may deserve kang yumaman, may deserve kang umayos ang pamilya, may desire kang makaipon, may desire kang makagante doon sa kaaway mo, nanloko sa'yo. Pero pag pinokus mo kay God, yung desire mong pangit, naaayos. Yung desire mong makagante, nagiging forgiving. Pag in-enjoy mo yung presence ni God at doon ka na-delight, yung nakakainis na tao na nakakasalubong mo, parang sinabi mo, ba't kamukha niya na si Jesus? Isip kayo ng nakakainis na tao sa buhay niyo ngayon. Nakasimangot kagad kayo, di ba? Isip ka, Lord, etong tao na to, i-bless mo to. Lord, etong tao na to, Lord, makilala ka sana niya. Lord, etong taong ito, Lord God, may pinagdadaanan din ito. Na baka mas grabe pa sa pinagdadaanan ko. Kaya ang galing-galing mo naman, Lord God, sa buhay ko. Nawawala. Kasi you delight yourself. Sa ibang sarin, take delight. Huwag mong hayaan na yung puso niyo mapulyot ng mga negatibong bagay dahil hindi ka nakafocus kay God. Kasi isa lang mapapasukan dyan. Nakakainis naman tong boss ko na to. Nakakainis naman tong taong ito. Nakakainis naman tong sitwasyon na ito. Tignan nyo po, nagsusunod-sunod po yung problema lalo. Lumalaki lalo. Pero pag pinokus mo kay God, Lord, grabe. Ang tatag-tatag ko na ngayon, dati,
nawalan lang ako ng ganito, sinaktan lang ako, inistab lang ako ng ganito. Nagtatampo na kagad ako, pero ngayon, ang bibigat, pero kahit sunod-sunod, pero pat ang tatag-tatag ko. Ang galing mo naman, Lord. Tignan mo, katabi mo. Matatag ba yan sa Panginoon? Kasi nagde-delight yan sa Diyos. Hinahanap niya ang mukha ng Diyos araw-araw. Amen po ba? O, pumalakpak ng malakas ang may natututunan. Nakakadalawa na tayo, ha? Nakakadalawa na tayo. Is God. O, trust in the Lord. O, Psalms 37, 5 and 6 na tayo. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. He will make your innocent right, Jake, like a dawn, and the justice of your cause will shine like a noonday sun. Oh, sa Tagalog, eto po ah. Basahin natin sa Tagalog. Ang sarili ninyo, ang inyong sarili, sa kanya'y italaga, tutulungan kang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. O, di ba? Commit everything. Sabihin nyo nga po ng malakas, commit everything. Commit everything. Pag sinabi po natin commit everything, ano muna po yung everything natin? Kung ikaw ay adult na, pwedeng ikaw ay magulang. Tama? May anak ka, magulang ka, may asawa ka, may trabaho ka, pwede kang boss o empleyado, yun yung everything mo. Pwede kang nagse-cell group, leader ka, nag-outreach ka, volunteers ka sa outreach, yun yung pwedeng everything mo. Pwedeng may kaibigan ka rin. May kinikita ka yung finances mo, pwedeng everything, isa sa mga everything mo yan. Ang sabi ng Psalms 37, 5 to 6, commit everything you do to the Lord. Commit everything. Lahat ng meron ikaw, i-commit kay God. Ano ba yung ibig sabihin ng commitment? Bago kasi magkaroon ng commitment, may agreement. At kanino ka nakikipag-agreement? Kay God. Lord, ah, etong family ko, kinukommit ko sa iyo. May agreement ka kay God. Ano yung agreement mo kay God? Lord, hindi namin palalagpasin ang Sunday. Basta pag Sunday sa'yo, yun yung commitment natin. Nalagay ka sa outreaches o ng Valenzuela, ng Mekawayan, ng Obando. Kinukommit mo, Lord, basta pagdating after ng Bimol namin, kinukommit ko na yung maghapon ko ng Sunday para maglingkod sa outreach. Lord, itong negosyo na ito, yung 10% ng kita na ito, kinukommit ko na at itatides ko na sa iyo. Commit everything to the Lord. Bakit nasabi ng Psalms 37:5, commit everything you do to the Lord? Kasi tignan ninyo, nangyari po sa atin, pag kinumit natin ang lahat ng bagay sa ating Panginoon, the Lord will help us. He will make your innocent radiate like a sun. Kasing ningning o kasing liwanag ng katanghaliang tapat yung mga ginagawa natin. Ano po yung manifestation ng Lord dyan? Yung works mo magmamanifest. Our love for God means we commit everything to Him. And the love of God manifests sa lahat ng hinahawakan mo. Aba, yung kinumit mo yung linggo mo kay God, bakit pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, yung sa work mo may manifestation? May galaw, may kilos, may pagsama ng Diyos. Amen po ba? Pero tignan mo, hindi mo i-commit yung pamilya mo sa Panginoon. Lord, ang pamilya ko, hindi ko sa iyo ipaglilingkod ito. Ipagdadamot mo yung anak mo, yung oras mo sa Panginoon. Hindi mo aakayin ang mga anak mo para magpuri, magdevotion sa Lord. Baka walang manifestation. Huwag mong i-commit. Huwag mong ilaban yung paglilingkod mo sa ating Panginoon. Baka hindi natin makita yung manifestation.
Pero kahit napapagod na yung mga tiga-alap kahapon, meron ng gala night, pero they are committed sa Lord. Practice pa ng gabi, ngayon tumagtugpas na dito. Kasi committed eh. O ngayon, sino pinakamasasaya sa church? Yung mga committed. Kaya tignan mo yung katabi mo, naka-smell parate. Committed yun eh. Lahat, Lord. Pero sino yung mga somehow nawawala agad, nagtatampo agad, bigla na lang, we pray for you, we love you, hindi naman natin inaano. Kailangan lang natin maging committed sa ating Panginoon. Commit in may manifestation po talaga sa lahat ng ginagawa natin pag kinumit natin sa Lord yung mga bagay na ito. Amen po ba? O sige nga, palakpakan pa nga natin ng malakas ang Panginoon. May relasyon ka, may girlfriend ka ngayon, i-commit mo kay God. Lord, itong girlfriend ko na to, hanggat hindi kami kasal, hindi ko siya gagalawin. Commitment po yun eh. May pag-aaral ka. Lord, aral ka ngayon, kabataan. Taas nga po ng kamay lahat ng kabataan dito na nag-aaral. Oo. Pwede niyo bang i-commit kay God? Lord, ang commitment ko sa iyo, magtatapos ako ng pag-aaral, pangingitiin ko yung mga magulang ko, kasi sabi sa Bible, sabi mo sa iyong mga salita, pag in-honor ko yung magulang kong lalaki, hahaba ang buhay ko. Kaya i-commit ko ito. Pag in-honor ko yung magulang kong babae, yung mahabang buhay, mai-enjoy ko. So ngayon, ikaw kabataan, kinukumit mo kay God, Lord, hindi muna ako papasok sa maling sa relasyon hanggang nag-aaral ako. Kinukumit ko na talagang siseryosohin ko ang pag-aaral. Kinukumit ko na habang kabataan ko, mag-grow ako at maglilingkod ako. Tignan niyo po, may manifestation sa work mo, sa school mo. May obvious, may evident na makikita na itong estudyanteng itong nag-commit kay God kumpara sa hindi nagko-commit sa Lord. Kaya tumingin ka kung sino talaga yung nagko-commit, kahit nahihirapan, kahit may mga circumstances na hindi niya maunawaan, pero nagdidire-diretso sa Panginoon, may manifestation. Ang pagmamahal ng Diyos. Though wala, lahat tayo mahal ni God, pero ningning na ningning. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-commit na tayo, bes. Mag-commit na tayo. Paano po, Pastor? Kung yung commitment ko, minsan nabitawan ko. Minsan, hindi ko na po nagawa. E di mag-recommit. E di, sige po, Lord, patawarin niyo po ako, pero this time, mas aalagaan ko ang devotion ko. Makakabalik ako sa paglilingkod. Mas ma-honor ko ang parents ko. Lord, hindi po ako papasok sa premarital sex. Hindi mag-recommit tayo. Kung gusto natin ng manifested presence ng Lord, hanggang lumalayo ka doon sa commitment mo kay God, ilalagay mo na naman ang pagtitiwala mo kaninong kamay sa kamay mo. Kaya mga kapatid, kung may pagkakataon nagkamali, nagkasala ang habag ng Diyos, ang aabot sa atin, tapos ang gagawin lang naman natin, humingi ng tawad. Pag nakahingi na tayo ng tawad, mag-recommit po tayo. Kasi ang Diyos naman, hinihintay lang po tayo. Hindi ka naman sabi, oh, diyan ka lang ha. DA ka. DA ka 20 years. Kay God. Si God laging naghihintay, laging sinasabi, anak, gusto kitang samahan eh. Gusto ko may mag-manifest sa'yo. Kaso lang, naglalaro ka sa kasalanan eh. Mag-commit ka ulit sa akin. Anak, hindi mo naman nilalaban ng mga gawain ang Linggo. Nasa ganito kang lugar. Nasa busy-busy ka. May manifestation ba sa family? We commit everything to Him. Limitado po ang tao. Kakayanan ng tao, limitado tayo, pero pag nilagay natin at nakipag-agreement tayo kay God, siya na po ang bahala sa atin. Amen po ba?
Amen? Amen. Praise God. O, mabilis na to. Pang-apat na tayo, ha? Psalms 37, 7 to 9. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prosper in his ways, because of the man who carries out wicked scheme. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It leads only to evil doing, for evil doers will be cut off, but those who wait for the Lord will inherit the land. Sa Tagalog, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umuunlad man sila. Ang ganda po, no? Sa mundo daw po na ito, sinasabi ng Lord, rest in the Lord. Wait for Him. Wait patiently for Him. Bakit niya sinasabing rest in the Lord sa mundong ito? Kasi itong mundo na ito, makakakita ka, may mga masasamang tao gumiginhawa ang buhay. May mga likong pamamaraan na taong makikita ka na bakit parang sila pa yung blessed? Parang, ha? Parang sila pa yung blessed. May makikita ka kung sino ang wala sa Diyos, mas parang nakakapagpundar sila ng mga ari-arian. Nakikita po kayo niyan? Pero sabi ng Lord, rest in the Lord. Huwag ka nang magalit. Ibigay mo sa rest in the Lord and wait patiently. Huwag ka nang mainis. Nakakainis talaga sa mundo. Pero pag ikaw, sabi niya, rest patiently sa Tagalog, di ba? Tingnan mo. Huwag kang mapuot ni mabalisa. Iyang ipagkakalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masama, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Ang huling say, na kay God, na kay Yahweh. Wala doon sa mga sitwasyon na nakikita mo sa mundo. Ang huling say, na kay Jesus. Kaya, kanino tayo magre-rest? Kanino tayo maghihintay? Sa Kanya. Kay God. Kung sa Kanya naman pala huli. O ngayon, kuwain na po tayo lahat kagad ni God. Hindi mo nakita sa buhay mo yung manifested love ng Lord. At mas nakita mo pa doon sa ibang walang pagkakilala sa Lord. Pwedeng ganun eh. May mga Kristiyano parang namatay na parang hindi man lang naranasan yung magkaroon ng manifested love. Pero tignan nyo po, ang huling say na kay Jesus, haharap yung nagtitiwala kay God at yung mga unrighteous. Sa tingin nyo, si Jesus, kanino papanig? Sa'yo na nagtitiwala. Hindi man nakita sa mundo o nagmanifest sa mundo, pero kakampi ka ng Lord. Pero siyempre, kaya pinag-aaralan natin ang mga bagay na ito, gusto natin kahit nandito tayo sa mundo, mag-manifest na ang pag-ibig ng Lord. Makita na sa iyo mismo, sa presence mo. Kaya dito po, rest in the Lord, cease from anger, yung underline, forsake wrath, do not fret, it leads only to evil doing. Ano mangyayari pag nag-rest tayo kay God and nag-wait patiently? We will inherit the land. Sabihin nyo nga po ng malakas, inherit the land. Mas malakas, inherit the land. May nakalaan sa bawat isa. May nakalaan sa bawat nagtitiwala sa Diyos. May nakalaan para sa'yo na nagkukumit kay God. Kaya, our love for God means we rest in Him. And the love of God manifests sa karakter natin. Sabi ng Lord, huwag ka na muna maging emosyonal, huwag ka magalit, huwag ka mainggit, huwag ka mainis sa gumagawa ng masama. Still and wait for me. Rest in me.
Huwag mo nang ikumpara yung nangyayari sa iyo sa mga unrighteous. Be still. Rest in me. Kaya yung karakter mo, nababago. Mas tumatatag ka, mas lumalalim ka, mas humahaba yung pangunawa mo, mas nagbibigay ka ng kaluguran sa Panginoon. Yung karakter mo, dahil maayos na yung being mo, ano po nangyayari? Mas napagkakatiwalaan tayo ng land. Kasi kaya mo nang i-handle eh. Pero kung puno ka ng galit, tapos binigyan ka ng Lord ng property, baka mawaldas lang din yun eh. Kung puno ka ng inggit sa puso, baka kahit may 100 million ka na, hindi ka pa rin masaya eh. Kasi yung puso mo, hanap ng hanap pa rin sa iba eh. Kaya yung character na dito sa 7 to 9, inaayos ni God. Wait anak, may nakalaan sa iyo. Pero ayusin muna natin yung character natin. Magpaayos, magpasiyasat muna tayo sa ating Panginoon kasi gusto ng Lord, ma-enjoy mo yung land mo. Kasi kahit may land ka, pero kung wasak naman ang character mo, hindi mo mai-enjoy. Kahit may family ka, pero ang puso mo, ang daming issues, hindi mo rin mai-enjoy ang family. Kahit maganda ang trabaho mo, pero pag walang character at hindi ka nagpaayos sa Panginoon, sayang ang trabaho. Kaya sa Psalms 37, 7 to 9, gusto ng Lord maayos ang character natin para makuha mo yung inheritance mo. Amen po ba? O, pumalakpak ng malakas ulit. Naku, dito na tayo magtatapos, kaya kapatid, sino ba ang organ natin? Organ, keyboard. Ayan. Ayan. Thank you, Jesus. O, our love, mahal natin sa Panginoon ay ano? Lang. We trust in Him. Sabihin nyo nga po ulit ng malakas, we trust in Him. Mas malakas po ah, we trust in Him. San magmamanifest yan? Sa family mo, sa land, sa work mo, sa ministry mo, sa ginagalawan mo. Amen? Our love for God means we delight in Him. Kaya yung puso mo, mapupuno, magiging puso rin ng Diyos. Yung empty na puso, bubuhusan ng pag-ibig ng Diyos. Yung magulong puso, aayusin ng Diyos. Hindi na-align na puso, i-re-align ng Lord. Pag tayo ay nagalak sa Kanya. Pag tayo ay nag-delight sa Kanya. Our God, number three, our love for God means we commit everything to Him. And the love of God manifests in our works. Habang nagko-commit po kayo sa ating Panginoon, may obvious, may evident na manifestation ng Lord sa lahat ng ginagawa, ginagalawan mo. Our number four, our love for God means we rest in Him. Pumanatag po kayo sa ating Panginoon. Pumanatag ka kay God. Ang gulo ng mundo. Pero pag pumanatag ka sa ating Panginoon, ikaw ang binabago ng Diyos. Ikaw, tayo ang inaayos ng Lord, hindi yung mundo, hindi yung mga nakakainis na sitwasyon, mga nakakainis na tao, kung hindi ikaw, ako mismo, ang binubuo, kinukumpleto, pinagagaling, hinihilom ng ating Panginoon. Kaya, we rest in Him. We rest in Him. Amen. Itong mga nakaraang linggo, simula pa ng January, ang daming nilalagay ng Lord sa puso ko po. Ang lalaki, ang bibigat, may portion, nakikipag-usap po ako sa Lord sa Prayer Mountain. Ika-fourth day po yun,
ng prayer and fasting. Apat na araw na rin po ako nagwa-water fast that time. Sabi ko, simula Monday hanggang Thursday, water fast lang, wala. Parang tubig lang talaga. Hindi ko nga po alam kung naya ko yun kasi hanggang ikalimang araw, water fast po ako that time eh. Pero ikaapat na araw, nasa cell ako, cell ng Prayer Mountain, sabi lang sa akin ng Lord, in 6 months, Mel, tulungan mo ang mga outreaches na makalipat ng mas magandang simbahan. Lord, ang laki naman. Hindi lang malabon, ha? Yung 10. Lord, 10 ito. In 6 months, magmamanifest sa Praise Church outreaches ang pagkilos ko. Pero dapat, hindi ka lang nagpa-fasting. Mag-water fast ka man dyan ng 40 days, walang mangyayari kung hindi mo uupuan, hindi mo pag-iisipan, at hindi mo kakausapin yung mga pastor. Alam niyo po, ang ginawa ko po noon, inisa-isa ko po yung mga head pastor, nakipagkape ko sa kanila. Talagang, Lord, tulungan po na, magtulungan tayo mga kapatid, kung paano pa natin mas mabubuo at mapapaganda yung outreaches natin. Nag-budget po kami ng mga pastor. Kayang-kaya ni Ate Grace. Amen. Natawa eh, no? Kayang-kaya ni kapatid. Nasa si Architect Arvin? Parang hindi kinaya ni kapatid. Asa si Arvin? Kayang-kaya ba yung ano natin, budget? Pero alam nyo, habang iniisip ko yung fans, kahit ibenta namin yung mga, ano namin, laman loob ng mga pastor, hindi talaga eh. Pero we trust in Him. Wala po kaming pagkukunan, Lord, pero sa kamay mo, aasa kami na iaabot mo sa amin ang paglipat ng mas malaking simbahan. Itong mga nakaraang linggo, habang inaayos ng team, kung paano budgetan, kung paano talagang bigyan ng fans bawat outreaches, alam niyo yung mga kasama ko sa team, nagkakasakit. May na-ER, may nagpa-ultrasound, may nagkakitang sis, may hindi ma-mala. Lahat ng, may nawalan ng trabaho, may nagka, ang gulo-gulo, sabi ko. Pero, we delight you. Nagde-delight pa rin ako sa iyo. We delight sa ating Panginoon na, Lord, ang galing-galing mo naman. Ako lang to. Kami lang to. Nagkakatiwalaan mo kami sa mga ganitong sitwasyon at laban. Pero hinanap natin ang mukha ng Diyos sa maraming laban. May hindi kami pagkakaunawaan sa ganitong area, may sumisingit sa pamilya, ang dami. Pero thank you, Lord, we commit everything to Him. We commit everything sa iyo. At sa iyo kami papanatag, Panginoon. Kaya last week, nawala, yung tika Jack po Jane, yung church po natin sa Malabon, namasyal lahat ng tao doon, lahat ng staff. Sabi ko, pagkakataon ko na itong lumuhod sa panalangin, kapatid. Draw the circle ako sa buong church. Lahat ng pinagpe-pray namin, lahat ng pamilya, lahat ng pastor, ng mga outreaches, yung mismong pera na kailangan namin, Lord, hanggang marunong ako lumuhod, hanggang marunong ako makipag-usap sa iyo, hanggang marunong kami magtiwala sa iyo, hindi ko tatantanan yung pinakikita mo sa amin. Isa-isa yan. 2 gabi kong pinag-pray talaga kayo. Lahat ng vision, ng strategy kung paano natin makikita ang manifestation ng Lord, idadaan natin sa pananalangin. Idadaan natin sa pagbibigay kay God ng buong tiwala. Idadaan natin.
at iaabot natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, may pinagdadaanan po kayo. Kagaya ni David. Nalilito ka? O alam ang susunod mong hakbang? May kaguluhan ba sa family mo? O sa mismong outreach na kinabibilangan mo? O sa mismong sarili mo, hindi mo maintindihan? Sa trabaho mo, ang gagawin lang natin, magtiwala sa ating Panginoon. Kakanta po tayo, ha? Aawit tayo na, Lord, holy, 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 sa'yo kami magtitiwala. Sa'yo kami magtitiwala. Sa'yo kami papanatag. At iko-commit po namin lahat ng ginagawa namin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Balik po ako after po natin mag-worship. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. Let us sing this song. God is holy. So we must be.
po, manalangin po tayo. Ano pinagdadaanan mo ngayon? Lord, alam niyo po ang sitwasyon ng bawat isa. Alam niyo po ang lagay ng puso ng bawat isa. Marami po sa amin naguguluhan, marami po sa amin nasasaktan. Meron po rito nawawalan ng pag-asa. Alam niyo rin po sa amin, Panginoon, kung sino yung may kinakaya na lang, pinipilit na lang, Lord God, makabangon para magpatuloy. Lord, lahat ng ito, Panginoon, pinagkakatiwala na lang po namin sa iyo. Ibinibigay po namin sa iyo lahat ng kabigatan, lahat ng hindi namin maunawaan, lahat ng mga pinahintulutan mong mangyari sa buhay namin, ikaw, O Diyos, ang aming pinagkakatiwalaan. At kinukumit po namin, Lord, lahat ng bagay sa iyo na ikaw ang magiging sentro ng lahat ng ginagalawa namin. Magagala kami sa iyo, magagala kami sa character mo, sa kilos mo, sa presensya mo. We delight in you, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Ma-appreciate namin ang kilos mo, ang galaw mo sa pangit, sa maganda, sa hindi maunawaang sitwasyon. Ma-appreciate namin ikaw, O God. Ma-appreciate namin ang pag-ibig mo at magmamanifest ka sa aming mga buhay, O God. Kaya mga kapatid, pumanatag tayo sa Diyos. Pumanatag tayo sa Diyos at hintayin siya. Receive the peace from the Lord right this very moment. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive yung kapayapaan ng Diyos dahil nagtiwala ka sa Kanya, mararanasan mo ang kagaangan sa lugaring ito. Sa puso mo mismo, makikita mo na ang Diyos na ang may hawak ng kalagayan mo. Receive the peace, the loving presence, the manifested love of the Lord in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Tanggapin mo ang yakap ng Diyos, mga kapatid. Tanggapin mo ang mayamang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo ang mayamang presensya ng Panginoon sa makapangyarihan at matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At amen. At amen. At amen. Hallelujah. 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 Isang malakas na malakas na malakas na palakas na palakpak sa ating Diyos na pinagkakatiwalaan. Hallelujah. Makakaupo muna po tayong lahat.